So yan mga kaduit yan. Dapat hanggang dito lang sa guhit na yan. Yung matitirang space para dun sa circulation na yan kulang. Kaya hindi siya pwedeng punuin ng sobrang punong-puno. Yo, what's up mga kaduit? Yan, welcome back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo? Good morning sa inyong lahat. Yan, kung matatandaan nyo, itong click 125 na pula na to, yung ginawa natin noon ay yan, bumalik para i-change oil natin at i-flashing natin yung kanyang coolant. Yan, para ma-refresh. Ilan taon na yung coolant mo? Isang taon na yung coolant daw niya, kaya papalitan natin ng mas bagong coolant. Kay paring parts to, kay Joven. Ayan. Matagal nang naka-schedule to, kaso ano? Ngayon lang siya nakabalik. Ayan, let's do it. So yan at i-change oil muna natin para habang nagpa-flashing tayo. Okay lang, wala pang 2,000. So yan, malinaw pa yung langis niya. Okay pa, pero ayan, mas maganda yung kahit wala pa sa tamang deadline ng pag-change oil, mas okay na yung maaga para mas safe ang makina. Yan, flashing muna natin yung coolant. So yan, paklasin muna natin mga kaduit yung cover ng kanyang radiator para may flashing na natin to. Dito kasi pikit. Pero okay pa, ganda pa naman. So yan mga kaduit, at na-drain na natin. Pero pa, ano pa natin, pa-drain pa ng matagal para. Ito ilalagay natin. Eco-cool, ayan. Sige, nilalagyan pa ng tubig. Ayan, ready to use na yan. So yan mga kaduit, at kailangan din natin tanggalin itong kanyang tire hugger para mapagsalin tayo ng coolant. Akala ko yung tire hugger mo dati, maiksi lang. Wala pa. Tinanggal ko na eh. Ngayon mga kaduit, natanggal na natin yung tire hugger. Ay, wala na nga pa. So, mayroon siyang checking ng label dito sa ano, lobe. So yan, balik na natin yung takip para masalinan na natin ng bagong kulang.
So yan mga kaduit, at nasalinan na natin dito, puno na yung radiator niya. So lalagyan naman natin dito sa kanyang stack hanggang sa level ng upper. So yun, may tira pang konti. So pang ano to, pandagdag na lang. Kasi dapat hanggang dun lang siya sa upper level. Hindi siya pwedeng punuin. Mawawalan siya ng space para sa circulation pag pinuno. Kaya yun, dapat hanggang upper level lang siya. So yan mga kaduit, yan. Dapat hanggang dito lang sa guwit na yan. Yung matitirang space para dun sa circulation na yan ng coolant. Kaya hindi siya pwedeng punuin ng sobrang punong-puno. So yan, okay na. Magsali naman tayo ng langis. So yan, at lagay na natin yung kanyang tire hugger. Medyo matrabaho tong tire hugger. Hawak mo na dyo pa. So yan mga kaduit, at ibalik na natin yung kanyang filter at saka drain cap. So ang tamang paglalagay, cap, spring, and then yung kanyang strainer. Yan, ganyan. Balik nyo lang ulit. Yan, okay na. Sali naman tayo ng langis. At ang ilalagay naman natin ay shell advance. Maganda talaga. So yun, okay na mga kaduit, at nakatapos na tayo. So titestingin natin kung bago natin ikabit yung takip. Testingin muna natin kung okay yung signage, yung indicator ng coolant nya. Testingin mo dyan. So yun, okay naman, hindi siya umilaw yan. At ilalagay na natin yung cover ng kanyang radiator para tapos na. So yun mga kaduit, at nakatapos na tayo sa service dito sa Click 125 ni paring Parts. Yan. At shoutout nga pala kay RJ Basilio at kay JC Kalubad. Yan, yung isa sa mga masugid nating subscriber na palaging nagbi-message sa atin at nagtatanong tungkol sa mga DIY tips. Yan. Shoutout sa inyo mga bro. Ingat kayo palagi. Ayun, at shoutout din pa nga pala sa lahat ng mga kapatid nating mga OFW. Ayan, shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat kayo palagi dyan. At sa mga kapwa ko factory workers, yan, shoutout sa inyo lahat. God bless, God bless. Shoutout. Thank you. At shoutout din nga pala sa sweetheart ni ano? Sweetheart. Birds. Baby loves niya. Yun lamang po, at maraming salamat sa inyong muling panonood. At kung bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel, ay huwag niyo naman kalimutang i-like, subscribe, and i-share na rin para mas mapanood pa ng ating mga kababayan. God bless po. God bless. Thank you.